Hello guys, welcome to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please paki-subscribe. Papindot na rin ang bell button para lagi kang naka-update sa aking mga video. So ang topic natin ngayon is i-update ko kayo dun sa sakit kong polycystic pico. So ngayon, ang ita-topic ko ngayon ay yung hindi ko pagsunod sa doktor o hindi ko pagtapos ng gamutan ko sa doktor. So kung bago ka pa lang, so ayun na no, ang pag-uusapan natin ngayon is about dun sa sakit kong polycystic picos. Yes po, may sakit po akong polycystic picos kung saan yung kanan ovary ko is may bara siya na seed siya na parang mga munggo na maliliit na nakabara doon. So nung nagkaroon ako ng sakit mo, nagpa-check up ako, din nalaman ko na ngayon kung anong sakit ko. Nagkaroon ako ng polycystic picos, tapos nagpunta ako sa OB-GYN ko. So, binigyan ako ng mga reseta. So, yung iba, nabili ko. Yung iba, hindi ko binili dahil nga sabi ko, magastos, tapos mahal pa yung gamutan. So, binaliwala ko yung sakit ko. Tapos, after mga ilan month, parang gumaling naman siya sa pag-herbal-herbal ko kasi may mga dahon-dahon akong iniinom. Tapos yung gamutan, hindi ko na tinapos. Tapos yung natigil na yung mga gamutan ko, so parang feeling ko bumabalik na naman siya kasi ngayon is sumasakit na naman yung puson ko. Sobrang sakit na naman ang puson ko, lalo na kapag nakatayo ako tapos naglalakad ako. Sumasakit talaga yung puson ko, tapos yung balakang ko sumasakit na, alam mo yung sa puwerta, yung parang may bumubulwak na parang feeling ko sobrang baba ng matres ko, na sumasakit talaga siya na parang may bulwak na hindi ko talaga maintindihan siya. Tapos sumasakit na naman ang sobra yung ulo ko, tapos hindi naman na ako nasusuka, sobrang sakit lang ang ulo ko, tapos sobrang hilo ko, tapos lagi akong nilalamig ako kahit sobrang init ng panahon. Tapos ang mahirap pa no, nagkaroon na naman ako ng mga acne. Ayan oh, nagkaroon ako ng mga acne. Ayan, tapos sa kilikili ko nagkaroon ako ng acne. Hindi ko na lang papakita kasi maitim yung kilikili ko. Tapos sa likod ko, tinubuan na naman ako ng super raming acne, guys. Yung parang butlig-butlig na minsan pinipisat ko na lang. Nagkaroon na naman ako ng marami sa likod. Tapos yung paa ko, sumasakit siya pang naglalakad ako. Tapos yung muscle ko sa paa, parang feeling ko talaga may tumutusok-tusok. Yun yung epekto sa akin ngayon. Tapos yun nga, gumaan na naman pala yung timbang ko. So yung timbang ko dati, nag 50 na ako. Nung nagkasakit ako is 50. Tapos nung mga naggamot na ako ng mga ilan months, so naging ano ako, naging 58. Tapos yung timbang ko naging 45 na naman. So pumayat na naman ako. So napansin din ng mga kapitbahay namin na pag lumalabas ako, lagi silang nagtatanong na, "Umayat ka, Rose, na ano bang sakit mo?" Ganyan. Kasi biglaan daw yung pagka payat ko. Tapos bigla daw nangitim ako. Tapos lumalim daw yung mata ko. So ayan, malalim talaga yung mata ko, guys. Ayan, nakikita nyo yung itim-itim ko. So malalim yan. So tapos, ang isa pa talagang hindi ko maintindihan is yung buhok ko. Nagdry talaga siya, as in guys. Hindi naman ganito yung buhok ko dati kasi straight na to eh. Kahit hindi ako nagre-ribbon, straight na tong buhok ko. So ngayon nagsobra siyang dry na parang piling ko bumuhaghag. Tapos pag nagsusuklay ako, sobrang damit na buhok, nalalagas na buhok sa akin, as in. Meron ako mga buhok na kada suklay ko, iniipon ko talaga sa bote. Nandito yung guys, papakita ko sa inyo. Ayan, nilagay ko siya sa bote. Ayan, nakapondo lang yung buhok ko dyan. Alam niyo ba guys, sobrang dami na nito na nakapondo lang. Iniipon-ipon ko lang kasi parang gusto ko ipa-laboratory. Bakit yung buhok ko is nalalagas. So, ang dami niya talaga guys. Ayan,
iniipon-ipon ko lang talaga siya, nilalagay ko lang talaga siya dito sa bote. Yung mga nalalagas kong buhok, pag naglalaba ako ng basahan o doormat o kaya yung carpet namin, grabe talaga yung naiipon talaga sa washing machine pag tinatapon ko na yung tubig. Sobra talaga, minsan isang kumpul talaga yung ganitong nakukuha ko talaga sa basahan na sobra talagang lagas ng buhok ko. Dahil nga hindi ko tinapos yung gamutan ko ng plastic papers. Tapos ngayon, gusto ko magpa-laboratory uli. Parang ayoko nang gumastos ng gumastos kasi ang hirap eh, kasi mahal yung mga gamot sa plastic papers. Kasi nung unang nag-take nga ako, tatlong gamot, umabot talaga ng 1,000 mahigit. Yung tatlo ko lang gamot na yon. Tapos iba pa yung gamot na sinasalpak sa puwerta na isang 100 ang isa. Sabi ko, hindi ko na, titigilan ko na kasi. Kaya yun guys, ito yung napala ko kasi parang feeling ko bumalik na naman talaga. Sobrang sakit na naman talaga ng puso. Alam nyo ba guys, yung ngipin ko, kapag nainom ako ng kape, yung ngipin ko sa git harap, para talagang nangingilo, kahit malamig na tubig, parang nangingilo. Yung feeling ko, nangingilo na yung buong ngipin ko. Ayun yung epekto sa akin. Tapos, ayun pa ang masama, guys. Ang kape, masama talaga siya sa plastic picos na babaeng may sakit. So, ang ginawa ko, nagkape ako ng nagkape. Kahit nagugutom ako, nagkakape lang talaga ako. So, number one yun ang bawal. Maraming bawal sa plastic, sa may sakit na plastic picos. So, parang nasunod ko rin yung mga bawal. Kasi nga, diba? Tapos, yun nga yung update ko, no? So, yun lang yung video ko. So, katigasan ng ulo ko. Hindi naman sa matigas. Kumbaga parang ayoko lang gumastos ng gumastos. Kasi, syempre, nagdaan tayo sa pandemic. Naghirap tayo. Tapos, yung mga presyo ng bilihin, tumaas. Pati mga gamot, tumaas. Tapos, pamasahe, tumaas. Syempre, kailangan magtipid. Kaya, hindi ko na talaga nasunod yung gamutan ko ng plastic people. So, bumalik na naman talaga guys yung sakit ko. So, hindi pa ako nakakapagpa-laboratory uli. Hindi pa ako nagpapacheck up kasi kailangan yung mga sakit ng plastic people sa mga OB-GYN o doktor mo yan ipapacheck up. So, dahil nga mahal nga, dahil nga 500 ang check up tapos mga gamot, hindi ko muna siya iaano. So, pinabayaan ko na lang din. Siguro, pag may pera na ako, magpapacheck up na ako. Yun. Tapos, ngayon, ito, sobrang lamigin ako kahit sobrang init-init ng panahon. Lagi talaga ako naka-jacket. Tapos, nakikita ko ng mga kapitbahay, bakit daw naka-jacket ako, ang init-init ng panahon, naka-summer. Kasi yung parang katawan ko nilalamig, tapos naka-medyas pa ako. Yung parang feeling ko parang lumala talaga yung plastic picos ko. Kaya guys, yun lang yung update ko ngayon. So, mag-update uli ako kapag magpapa-check up na ako kung lumala ba talaga yung plastic picos ko, tapos kung ano-ano yung mga nireseta sa akin. So, pag nireseta na sa akin yung doktor, so itutuloy-tuloy ko na talaga yung, kasi ako rin yung nahihirapan eh. Sobrang hirap ko talaga guys. Tapos yun nga guys, pag masakit yung puson ko is gumagamit na lang ako ng ganito. Iniipit ko siya dun sa puson ko para hindi siya sumakit. O kaya pang naglalakad ako, gumagamit ako ng ganito. Bani ko sa tiyan yun. Iniipit ko siya minsan yung tela lang na mahahaba. Yung iniipit ko sa puson ko para hindi siya sumakit pag naglalakad ako. So, yan. Yun nga, yung ako yung nag-sacrifice, ako yung nahihirapan kasi hindi biro yung sumakit yung puson, tapos ang sakit ng balakang mo, tapos di ka makalakad. Hindi biro yung ganun sakit kasi gusto mong kumilos ng kumilos, nakahiga ka lang, tapos pag matutulog ako, may unan na ako sa puwet ko, inuunanan ko na yung balakang ko. Hindi biro yung ganun sakit, iniinda ko lang kahit naglalakad ako, iniinda ko lang. Hindi ko alam. So, yun lang guys yung update ko muna
sa inyo. So, kung magpapa-check up ako, i-update ko kayo para may konti kayong kaalaman dun sa may mga pulestic picos na pinapabayaan lang yung sakit nila. So, huwag nyo baliwalain yun kasi sobrang hirap eh. Sobrang hirap talaga as in. So, ito lang yung maipapayo ko sa inyo at hanggang dito muna yung video ko. So, maraming salamat sa inyo sa panunood nyo at sa pakikinig nyo. Sana may mapulot kayong aral na about sa mga sakit na huwag nyong baliwalain kasi kayo din ang magdurusa. So, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang yung video ko. So, thank you.